Menerangi kota, yo. Aming banal at mahabaging amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Sa mga huling panahon na itinakda ng Diyos, tinawag niyo po kami mula sa maraming tao sa mundo, iniligtas at ibinukod bilang mga banal mula sa makasalanang mundo, at ipinahintulot na magkaroon ng fellowship kasama ang mga banal sa iglesia na siyang katawan ng Panginoon, kung saan kumikilos ang Diyos. Salamat po sa biyaya na nagpahintulot sa amin na makapaglingkod sa Diyos at sumunod para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa Ebanghelyo sa natitira naming buhay. Sa oras na ito, kami na mga tinubos sa pumamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagkakatipon sa inyong harapan. Nagpupuri sa dakilang pag-ibig at biyaya ng Panginoon, nag-aaral ng salita at nagpapasalamat sa biyaya na makapagsama-sama sa banal na kapulungan ng Panginoon. Naniniwala po kami na ang Panginoon ay nasa gitna namin sa oras na ito. Pinagmamasdan ang bawat isa sa amin at hinahawakan ng inyong mahabaging mga kamay. Kung mayroon man sa amin na hindi patunay na nakakaunawa sa pag-ibig ng Diyos, pakiusap, buksan niyo po ang kanilang puso at tulungan silang maunawaan ang dakila at kamangha-manghang biyaya ng Diyos. Sa Panginoon na nakakaalam ng aming mga kahinaan, ibigay niyo po sa amin ang sapat na biyaya na aming kinakailangan. Tulungan niyo po kami upang ang aming puso ay huwag matangay ng sandibutan at huwag kaming mamuhay ayon sa pagnanasa ng laman, kundi sumunod lamang sa banal na kalooban ng Diyos at mamuhay sa paggabay ng banal na Espiritu. Pakiusap, kami po ay gabayan ninyo. Sa mga iglesia, sa aming bansa at sa iba't ibang panig ng mundo, kumilos nawa ang Panginoon sa gitna ng mga brothers and sisters na nagpapanatili ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa may hirap na sitwasyon. May sa katuparan na wa ang banal na gawain ng Panginoon at mabigyan ng kasiyahan ng Diyos sa pumamagitan ng kaligtasan ng maraming kaluluwa. Sa Panginoon na nagbibigay ng salita ayon sa panahon at nagtuturo sa amin kung ano ang dapat naming gawin, ibigay niyo po sa amin sa oras na ito ang kinakailangan naming salita. Ituro sa amin kung paano kami dapat mabuhay bilang ligtas na Kristiyano. Sa pangalan ni Jesus, dalangin namin. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Thessalonica chapter 1 verse 10. Unang Thessalonica, chapter 1, verse 10. Unang Thessalonica, chapter 1, verse 10. At upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit, na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus na nagligtas sa atin mula sa puot na darating. Patuloy ko pong ipinapangaral sa inyo ang tungkol sa buhay ng Kristiyanong ipinanganak na muli. Ang Diyos ay nagplano na iligtas tayo bago pa man magsimula ang panahon. At naunawaan natin ang kanyang biyaya at naligtas tayo. At tayo ay nagkaroon ng tiyak na pananampalataya at pag-asa na makapasok sa kaharian ng langit. At ito ay isang himala na naunawaan natin ang dakilang biyaya ng Diyos. Tumanggap tayo ng kamangha-manghang kaloob mula sa Diyos. Hindi tayo iniligtas ng Diyos para bigyan ng mga pansamantalang bagay sa mundo
kundi upang magkaroon ng walang hanggang kaluwalhatian at kagalakan kasama ng Diyos sa langit. Iniligtas niya tayo upang bigyan ng walang hanggang mana. Kaya tayong mga ligtas na Kristiyano, dapat nating matutunan kung paano ba tayo dapat mamuhay sa maiksing buhay natin dito sa mundo. Ito ay detalyadong itinuturo sa atin ng Biblia. Alam natin na hindi tayo kabilang sa mundo kahit na nakatira tayo dito. Tayo ay mga taong ibinukod para isagawa ang kalooban ng Diyos. Kaya't ang ating puso at pag-asa ay wala sa mundong ito, kundi nasa hindi nasisira, walang dungis, at hindi kumukupas na mana na nakalaan sa langit. Nabubuhay tayo para sa kalooban ng Diyos. Ngayon ay detalyadong itinuturo sa atin ng Biblia kung paano tayo dapat mamuhay bilang ligtas na tao. Ang mga ligtas na Kristiyano ay hindi pwedeng mamuhay ng basta-basta, na nagsasabing, ayos na yan, basta ligtas na ako. Ngayon, bilang mga anak ng Diyos na mayroong pag-asa, dapat tayong mamuhay ng karapat-dapat, sapagkat ito ang layunin kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. Sa talata na ating binasa, mayroong pag-asa ang mga ligtas na Kristiyano. Ito ay ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kaya nakasulat, upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit. Upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit. Mayroong napakaraming salita sa Biblia patungkol sa ikalawang pagdating ni Jesucristo. Ito ay parehong nasa Luma at Bagong Tipan. Ang lahat ng propesiya at pangako ng Diyos ay naisakatuparan na. Ang hinihintay na lamang ay ang pagbabalik ni Jesucristo. Alam natin kung ano ang mangyayari sa pagbabalik ni Jesucristo. Kaya sabi, upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit, si Jesus na nagligtas sa atin mula sa puot na darating. Puot na darating. Ibinigay ng Diyos ang biyaya sa lahat ng tao upang sila ay maligtas. At ang Ebanghelyo ay patuloy na ipinapangaral mula sa Jerusalem hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. At ang Diyos ay matyagang naghihintay. Hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi at maligtas. Sinasabi ng Biblia na sa huli, darating ang puot at paghuhukom ng Diyos sa mga taong tumanggi sa kanyang kagandahang loob at biyaya. Sa kanila, na ang puso ay hindi nagsisi at nagmatigas, kaya't ang Diyos ay matyagang naghihintay hanggang sa may pangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo. Kahit na ang mundo ay puno ng kasalanan, ang Diyos ay matyagang naghihintay. Gayunpaman, mayroong hangganan ang matyagang paghihintay ng Diyos. Sa pagbabalik ng Panginoon, ang panahon ng biyaya ay magtatapos. At sila na hindi tumanggap sa biyaya ng Diyos ay dadalhin sa paghuhukom. Ang lahat ng ito ay nakasulat sa Biblia. Kaya nga sa verse 10, mayroong puot at paghatol na mula sa Diyos. Pinili ng Diyos ang mga Israelita. At sa loob ng 2,000 taon, mula sa panahon ni Abraham hanggang sa pagdating ni Jesus, ipinakita ng Diyos sa kanila ang kanyang presensya sa pamamagitan ng mga himala at nagsalita sa kanila sa pamamagitan ng mga propeta. Sa kasaysayan ng Israel, ipinakita ng Diyos na ang mga sumusunod sa kanyang salita ay kanyang pinagpapala at pinarurusahan ang mga naghihimagsik sa kanyang salita. Ipinapakita rin ng Diyos ang kanyang biyaya sa mga nagsisisi. Kagaya nito, ipinakilala ng Diyos kung sino siya sa pamamagitan ng kasaysayan ng Israel. Nagbigay siya ng mga nakikitang halimbawa. Sa huli, isinugo ng Diyos si Jesus upang maisakatuparan ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay
Ngunit hindi siya nakilala ng mga Israelita hanggang sa wakas. At sa halip ay tinanggihan nila si Jesus at sumalungat sila sa Diyos. Bilang resulta, ang puot at paghatol ng Diyos ay dumating sa kanila. Ipinadala ng Diyos ang Roma upang sunugin ang templo ng Jerusalem. Pinatay ang 1.1 milyon ng mga Hudyo at ikinalat ang mga Israelita sa iba't ibang panig ng mundo na nagresulta sa mahabang kasaysayan ng pagdurusa at pagpatay sa loob ng halos 2,000 taon. Ito ay upang ipakita sa atin ng pauna ang parusang ibibigay sa mga tatanggi kay Kristo. Gaya ng nasasulat, unay sa Hudyo at gayon din sa mga Grego, ang mga Israelita ay ipinakita bilang isang halimbawa. Ngunit sa buong kasaysayan ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo, ang mga hindi naniniwala hanggang sa wakas, ang mga hindi nagsisi at hindi sumunod ay sasailalim sa kaparusahan na dadalhin ng Diyos sa kanila. Gaya ng binabanggit ng Bibliyang detalyado, gaya ng alam natin, noong mga araw ni Noe, ang mundo ay hinatulan sa baha dahil sa kasalanan. Ang bakas ng paghuhukom ng pagbaha ay makikita pa rin sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ay isang kaganapan kung saan ang buong mundo ay nasa ilalim ng tubig sa loob ng 150 araw. Gayunpaman, sa 2 Pedro chapter 3, sa pamamagitan nito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw, ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at paglipol sa masasamang tao. Ang araw ng paghuhukom sa pamamagitan ng apoy ay napakalapit na. Nakapropesiya na ang mga hindi magsisisi hanggang sa huli sa kabila ng pangangaral ng Ebanghelyo, sila ay hahatulan sa apoy. Sa panahon natin ngayon, ang Ebanghelyo ay ipinapangaral na hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Maging sa atin na nasa silangan, nakarating na ang Ebanghelyo at naisali na ang Biblia sa mahigit 3,300 wika. Ipinapangaral na sa lahat ng mga bansa. Gaya ng nasusulat sa Mateo Kapitulo 24, at pagkatapos ay darating ang wakas. Sa makatuwid, tayo ay naligtas sa huling panahong ito at nakikita ang katuparan ng mga propesiya na sinasabing mangyayari sa mga huling araw. Sa 2 Pedro, yamang ang lahat ng bagay na ito ay mauwasak ng ganito, anong ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos? Tinatanong ng Biblia kung anong uri ng pagkatao ang nararapat sa mga naligtas. Ang huling araw ay ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. Ngunit para sa mga naligtas na Kristiyano, ito ay ang araw kung kailan matutupad ang inaasahang pagdating ng Panginoon. Kaya't sa pagdating ng Panginoon, ang panahon ng biyaya sa mundong ito magwawakas. At ito ay magiging araw ng puot at paghatol ng Diyos sa lupa. Ang paghuhukom ay talagang nakakatakot. Sa aklat ng Apokalipsis, nakasala doon na ang lahat ng mga nilalang sa dagat ay mamamatay. Ang lahat ng puno sa lupa ay mamamatay, ang tubig ay matutuyo, na magiging sanhi ng tagutom at kamatayan. Magkakaroon ng mga lindol, paguho ng matataas na gusali, malaking kapighatian darating sa lupa, at lilitaw ang isang malupit na diktador at pipilitin ang lahat na tumanggap ng marka sa kanilang kanang kamay o noong. Ang mga walang marka ay hindi makakabili o makakapagbenta at sila ay uusigin at papatayin. Sinasabi ng Biblia na sila ay pupugutan ng ulo dahil sa pagtangging tumanggap ng marka. Ang lahat ng mga pangyayaring ito sa huling araw ay ganap na nakahanda na sa harapan ng ating mga mata. Idinetalya rin ng Biblia ang mga pangyayari na hahantong sa huling digmaan. At tayo ay nabubuhay sa panahon kung saan ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyayari na mismo sa harapan ng ating mga mata. Kaya't sa araw na hahatulan na ng Diyos ang mundong ito, kukunin ni Jesus na nagdigtas sa atin ang lahat ng mga naligtas na banal. Gaya ng kung paanong kinuha ng Diyos si Enoch bago ang baha. Detalyadong nakasulat sa Biblia. Sa 1 Corinto 15 at 1 Thessalonica 4, nakasulat na ang mga naligtas sa panahon ng biyaya ay bubuhaying muli sa isang katawang walang pagkasira.
at ang mga nabubuhay pa ay babaguhin at sasalubungin nila ang Panginoon sa papawarin. Malapit na ang araw na iyon. Kaya madalas nating nakikita sa Biblia ang mga salitang naghihintay sa kanyang anak mula sa langit. Sa gitna ng puot at paghuhukom ng Diyos, kukunin tayo ni Jesus na nagligtas sa atin bago mangyari ang puot at paghatol na iyon. May ilang nagsasabi na ang mga ligtas na Kristiyano daw ay papasok sa 7-year tribulation. Mali yun. Bago ang kapighatian, ang mga ligtas na Kristiyano ay kukunin. Tulad ni Enoch na kinuha bago ang baha. At malapit na ang araw na iyon. Hindi natin alam kung ngayon o bukas, pero alam nating malapit na. Kaya't patuloy nating pinag-aaralan sa Biblia kung anong uri ng pagkatao dapat mayroon tayo sa mga huling araw. Hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. At pagdating ng Panginoon, dadalhin niya ang mga naligtas sa kanyang kaharian. Tunay na ito ay araw ng dakilang pag-asa sa atin. Ngunit, ito ay magiging araw ng paghuhukom sa mga hindi naligtas. Para sa mga hindi mananampalataya, ito'y isang araw ng kakilakilabot na puot at walang hanggang pagkawasak. Yun ang naghihintay sa kanila. Kaya, dahil sa malapit na ang araw na ito, paano tayo dapat mabuhay? Tingnan natin sa Lucas chapter 21. Lucas chapter 21. Mula verse 10. Lucas chapter 21, verse 10. Babasahin ko po. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, babangon ang isang bansa laban sa bansa at ang isang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at mga salot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Ngayon, tungkol sa mga tanda na mangyayari sa katapusan ng panahon, babangon ang isang bansa laban sa bansa at ang isang kaharian laban sa kaharian. Ito ang huling digmaan, labanan sa loob ng iisang bansa. Ito ay pagtatalo sa ideolohiya. Hindi ba't ang ating bansang Korea ay nagtatalo at nagpapatayan din sa isa't isa? Maraming ganitong bagay sa buong mundo. Isa itong pagtatalo sa ideolohiya at isang digmaan sa pagitan ng mga bansang may dakilang kapangyarihan. Babangon ang isang bansa laban sa bansa at ang isang kaharian laban sa kaharian. Banta ng digmaan. Sa Joel chapter 3 verse 9 at 10, gawin ninyong mga tabak ang inyong mga sudsod at mga sibat ang inyong mga karit. Kaya't tutunawin nila ang kanilang mga kagamitan sa pagsasaka upang gumawa ng mga sandata at sibat. Ang mga kagamitan para sa kapayapaan ay gagamitin nila bilang sandata para sa digmaan. Ang mga makapangyarihang bansa ngayon sa mundo ay abala sa paghahanda para sa digmaan. Ang Russia, ang bansa na may pinakamaraming sandatang nuklear. Ang Amerika ay mayroon ding maraming sandatang nuklear. Ang Russia ay mayroong 7,000 nuclear weapons. At ang US ay mayroong humigit kumulang 6,800. Siyempre, sa tingin ko ay mayroon pang mas maraming nuclear weapons ang Amerika. Walong bansa ang mayroong mga sandatang nuklear. At kung isasama natin ang North Korea, siyam. Sa North Korea, namamatay sa gutom ang mga tao. Subalit gumagasa sila ng malaking pera upang gumawa ng mga sandatang nuklear. Ito ay isang banta sa kapayapaan.
Kaya ang lahat ng mga bansa ay naghahanda na ngayon para sa digmaan. At kung titingnan natin sa Joel chapter 3 verse 10, hayaang sabihin ng mahina, ako'y malakas. Ang North Korea ay hindi masyadong kinikilala bilang isang bansa, ngunit sinasabi nilang malakas kami. Huwag niyo kaming pakialaman. Naghahanda ba silang makipaglaban sa Estados Unidos? Ito ay kalukuhan. Hayaang sabihin ng mahina, ako'y malakas. Nakita ko ang talatang ito sa Biblia at nasabi ko na ito na ang panahon natin ngayon. Kapag ang matatanda ay pahawakin mo ng armas, hindi nila ito basta-basta gagamitin kasi alam nila kung gaano ito kadelikado, di ba? Halos lahat ng bahay sa Amerika ay mayroong baril kasi kapag pumapasok ang magnanakaw, may dala silang baril. Kaya upang ipagtanggol ang sarili, kapag may pumasok na magnanakaw sa kanilang bahay, ang pagbaril o pagpatay sa magnanakaw ay hindi itinuturing na krimen. Nangyayari sa Amerika ang mga kakilakilabot na bagay na ito. Subalit mayroong mga estudyante na nagdadala ng baril sa eskwelahan. Makakabili ka ng magandang baril. Makakabili ka na ng magandang baril sa halagang $200. Kaya kahit estudyante sa elementarya ay namamaril ng guro. Nangyayari ngayon ang mga kakilakilabot na bagay na ito. Nakakatakot na ang mundo. Tungkol naman sa mga bansa, sa tingin ko, ang mga maliliit na bansa ay magdudulot ng problema. Anong mangyayari kung bibigyan mo ng granada ang isang maliit na bata? Hindi nila alam kung gaano ito kadelikado. Paano kung bunutin nila ang pin? Mamamatay sila at mapapatay din nila ang ibang tao. Kung titinan mo ang North Korea, sila ay parang ganito. Hindi alam ng mga immature na taong ito kung gaano kadelikado ang mga sandatang nuklear. Pinaglalaroan nila ito na parang apoy, di ba? Kaya sa verse na to, hayaang sabihin ng mahina, ako'y malakas. At sa Joel chapter 3 verse 9, maghanda kayo sa pakikipagdigma. Pasiglahin ninyo ang malakas na lalaki. Magsilapit ang lahat ng lalaking mandirigma. Sila'y magsiahon. Kaya sa Joel 3, ipinapakita dito ang huling digmaan. At sa Ezekiel chapter 38, ito rin ay tumutukoy sa huling digmaan. Ang Russia ay bansa sa parteng hilaga, kaya ang Russia, Persia at iba pa ay magkakasama ng atake sa Israel. At sila ngayon ay nakahanda na para sa digmaan. Napanood ko sa balita ilang araw na nakakaraan, habang nakikipagdigma ang Russia sa Ukraine, ang Russia ay nagbabantang magpalipad ng mga sandatang nukleyar sa bantang Belarus na katabi ng Russia. Gayunpaman, ang huling digmaan, napakalapit na. Hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari sa giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ngunit magtatapos ito balang araw. At pagkatapos, anong mangyayari? Ang Russia ay aatake sa Israel. Ito ay nakaplano na. Nakapropesiya na ito sa Biblia. Ang araw na ito ay malapit na. At pagkatapos ay mangyayari ang digmaang nuklear at maglalaho ang sangkatauhan. Hindi ba't ang talatang ito ay napakalinaw na sa ngayon? Babangon ang isang bansa laban sa bansa at ang isang kaharian laban sa kaharian. Sinasabi ng mga tao na huwag sanang mangyari. Ngunit ito ay siguradong mangyayari. Ang huling digmaan ay hindi maiiwasan. Ang huling digmaan ito ay hindi digmaan na may mananalo at matatalo. Ito ay isang digmaan para hatulan ng Diyos ang mundo. Tulad ng Sodoma at Gomora na winasak sa pamamagitan ng apoy at asupre, winasak ng Diyos ang Sodoma at Gomora sa apoy. Ang lugar kung saan winasak ang Sodoma at Gomora ay nasa Dead Sea sa Israel, di ba? Ito ay 400 meters na mas mababa kaysa Mediterranean Sea. Ito ang pinakamababang bahagi sa mundo. Nakarating na ako doon ng 2 beses. Kahit ngayon, marami pa din doong nakakalat na asupre. Tila ba bato? Ngunit mga asupre. Kaya kung sisindihan mo ng apoy, magliliyab.
Ang kaganapang iyon ng pagwasak sa pamamagitan ng apoy at asupre mula sa langit ay napatunayan na ngayong totoo. Ngunit ngayon, hindi na kailangan ng apoy mula sa langit, tulad ng nangyari sa Sodoma at Gomora. Ang mga bombang nuklear na ginawa ng tao, kung ito ay sasabog, kaya nitong sunugin ang buong mundo ng 100 ulit pa. Ang mga ito ay nakahanda na para sa paghukom. Kaya nga nakasulat sa Awit 9:15, nahulog ang mga bansa sa hukay na kanilang ginawa, sa lambat na kanilang ikinubli, sarili nilang mga paa ang nahuli. Sila ay mabibitag sa mga patibong na kanilang ginawa. Kung titingnan natin sa Isaiah 50:11, kayong lahat na nagpapaningas ng apoy, na nagsisindi ng mga sulo, lumakad kayo sa liab ng inyong apoy at sa gitna ng mga sulo na inyong sinindihan. Sila'y masusunog doon at mamamatay. Ito'y angkop na salita. Kaya dapat ninyong malaman na ang araw ay napakalapit na. Habang papalapit ang araw na ito, mas umuunlad din ang siyensya, sibilisasyon, sining, at sinasabi nilang ang panahon ng artificial intelligence ay paparating. Ang mga tao ay nasasabik na para bang ang kaharian ng langit ay matutupad dito sa lupa. Ngunit kung ating titingnan sa unang Tesalonica 5:3, sasabihin nila, kapayapaan at katiwasayan. Ano daw? Ligtas ba talaga? May kapayapaan ba talaga? Biglang darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao walang makakatakas. Sinasabi ng mga tao kapayapaan, katiwasayan, ngunit dahil sa ang mundong ito ay ipinaglihi sa kasalanan, walang anumang paraan upang makatakas sa sakit ng paghuhukom ng Diyos. Nagbibigay ng babala ang Biblia na kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak, walang makakatakas. Dapat nating paniwalaan ng salitang ito at huwag nating isipin na hindi ito mangyayari. At magkakaroon din ng mga lindol, mga tagutong, at mga salot sa lahat ng dako. Ito ay mga natural na kalamidad. Mga lindol, mayroon ng mga lindol noon. Ngunit mula noong 20th century, dumami ang mga lindol. At ngayon, sa 21st century, ang mga lindol ay mas mararami at mas malalakas. Pumapatay ng 10,000 mga tao. Sinabi na halos 70,000 ang namatay sa nakaraang lindol sa Turkey. Ngunit bago yon, nagkaroon ng lindol sa Haiti na pumatay sa mahigit 200,000 tao. At ngayon, mas malalakas na lindol ang nangyayari sa lahat ng dako. Kahit na maraming malalakas na lindol, hindi naman na ibabalita ang lahat. Maraming lindol ang nangyayari sa lahat ng dako. Sa aklat ng Apokalipsis, sinabi na ang huling lindol ay magdudulot ng pagbagsak ng mga gusali. Ang lahat ng matataas na gusali ay babagsak. At binabanggit din dito ang tagutong. Dahil sa global warming, sa isang parte ng mundo may tagtuyot at sa kabilang parte naman ay may pagbaha. At mayroon ng kakulangan sa pagkain. Maraming tao ang namamatay sa gutom. At may mga salot. Ang salot ay nakakahawang sakit. Mayroon na dating mga pandemya. Ngunit ito ay mabilis na nangyayari lamang sa isang lugar. Ngunit gaya ng naranasan natin, ang corona pandemic ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Kailangan ng mga tao na magsuot ng face mask at marami ang namatay. Bilang resulta ay bumagsak ang ekonomiya ng buong mundo. Dito na sana matapos. Ngunit sa palagay ko masusundan pa ito. Ano mang oras ay maaaring magkaroon ng mga mas nakakatakot na pandemya? May mga taong maghahanda sa katapusan ng panahon. Alam niyo ba kung sino sila? Sila mga Hudyo na ikinalat sa buong mundo at pinagpapatay sa loob ng 2,000 taon. Pinarusahan sila ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan at pagtanggi kay Kristo. Ngunit pagkaraan ng 2,000 taon, ibinangon sila ng Diyos at ibinalik sa kanilang lupain na ngayon ay isa ng makapangyarihang bansa. Kahit na nasa 2 milyong tao lang, 20 milyong tao lang ang nasa bansang yon, silang namamahala sa pandaigdigang ekonomiya, komunikasyon at iba pa. At ang mga Hudyo ay mayroong kapangyarihan
sa lahat ng pandaigdigang aspeto. Sa kultura, komunikasyon, at sining. Mayroon lamang silang iisang plano, ang maghiganti sa mga hintil. Paghihiganti. Nangangalit ang kanilang mga ngipin noong pinagpapatay sila ng mga hintil sa loob ng halos 2,000 taon. Paano nila makakamit ang kanilang paghihiganti? Gagawa sila ng isang mundo na pinamamahalaan ng mga Hudyo. At minsan sa isang taon ay nakikipagpulong sila sa mga lider ng mga ng mundo. Pero hindi pinapaalam kung anong klase ng pagpupulong ang ginagawa nila. Sila ay nagpaplano ng paghihiganti. Ayon sa kanilang sinasabi, ang salot na mas nakakatakot pa kaysa corona pandemic ay kakalat sa inaharap. Umaasa tayo na ang ganitong salot ay huwag na ulit mangyari. Ngunit hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Kaya mayroong mga salot at mga epidemya. At magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot. Mayroong mga terorismo na nagaganap sa buong mundo. Kakilakilabot na mga pangyayari. At mga dakilang tanda mula sa langit. Sa aklat ng Apokalipsis, sinabi na nang buksan ng ika-anim na tatak, nagkaroon ng malakas na lindol at ang araw ay umitim na gaya ng damit sako. At ang bilog na buwan ay naging gaya ng tugo. At ang mga bituin sa langit ay nahulog sa lupa gaya ng puno ng igos na nalalaglag ang kanyang mga bungang bubot kapag iniuga ng malakas na hangin. Sa tingin ko, ang mga tanda mula sa langit ay mangyayari sa katapusan ng 7 taon ng kapighatian. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay mangyayari. Tingnan natin sa verse 27, Lucas chapter 21, verse 27 at 28. Lucas chapter 21, verse 27 at 28. Pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Sa talatang ito sa Lucas 21, binabanggit dito ang katapusan ng kapighatian at ang ikalawang pagdating ng Panginoon. Pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Nang ang Panginoon ay umakyat sa langit, siya ay naghalo, naglaho sa mga ulap. Sinabi niya na siya ay darating na nasa isang ulap. Hindi ito nangangahulugan na nakasakay siya sa isang ulap, kundi siya ay makikita sa ulap at babalik gaya ng pag-alis niya, na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Our Savior, the world has despised, comes again with great splendor and dignity. Bago siya mamatay, pumasok siya sa Jerusalem na nakasakay sa isang maliit na asno. Siguro ay natawa ang mga Israelita nang makita nila si Jesus na nakasakay sa isang asno. Hindi siya pinansin ng mga Hudyo dahil dito. Gayunpaman, sa Lumang Tipan, nakasulat, narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya'y matuwid at matagumpay, mapagpakubaba at nakasakay sa isang asno. Ang asno ay kumakatawan sa kapayapaan. Ngunit sa kanyang muling pagdating, siya ay nakasakay sa isang puting kabayo. Sa Apokalipsis 19, mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakasulat, hari ng mga hari, siya'y darating sa kaluwalhatian bilang hukom upang hatulan ang mundong ito. Pagkatapos, makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap na may dalang dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. At sinabi sa Apokalipsis chapter 1 na ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Dahil ang araw ng paghuhukom ng Diyos ay napakalapit na, sila iiyak at hihimatayin sa sobrang takot.
Kaya't nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito. Ito ay tumutukoy sa mga tanda na mangyayari bago dumating ang Panginoon. Itong ang mga bagay na ito ay ang detalyadong nakasulat sa Mateo chapter 24, Lucas at Marcos. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, hindi pa ba nangyayari ang mga bagay na ito? Ang Panginoon ay pwede nang dumating ngayon. Wala nang kulang sa Biblia sapagkat nangyayari na ang lahat. Tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo. Ibig sabihin, maghanda na kayo sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Malapit na ang katubusan ninyo. Itong katubusan ay tumutukoy sa Roma chapter 8:23, pagtubos sa ating katawan. Naligtas na ang ating espiritu. Sinasabi na sa pagdating ng Panginoon, ang ating katawan ay babaguhin tungo sa isang maluwalhating katawan na gaya ng sa Panginoon. Ito'y nakasulat sa Filipos 3:21. Kapag ang Panginoon ay dumating, babaguhin niya ang ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Gaya ng isang hamak na uod na naging paru-paro at dilipad. Ngayon, itong hamak at miserableng katawan ay babaguhin tungo sa isang maluwalhating katawan na gaya ng sa Panginoon. At sasalubungin natin ang Panginoon, ito ay kaligtasan ng katawan. Kaya anong mangyayari sa pagdating ng Panginoon? Tingnan natin sa sandali. Tingnan natin sandali sa Apokalipsis chapter 22. Apokalipsis chapter 22 verse 12. Verse 12, basahin natin. Apokalipsis chapter 22 verse 12. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako'y malapit nang dumating. Sa tingin ko, gusto na rin ng Panginoon na bumalik na kaagad. Sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maaantala. Sa Hebreo 10:37, sinasabi, kapag dumating na ang panahong itinakda ng Diyos, hindi siya maantala. Siya ay tiyak na darating. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ang salitang ito ay para sa mga Kristiyanong ipinanganak na muli, sa mga naligtas. Habang nabubuhay tayo sa mundo, daranas tayo ng mga pag-uusig at mga pagdurusa. Nang lumabas ang mga Israelita sa Ehipto, lumakad sila patungo sa lupain ng Kanaan. Sa loob ng 40 taon, sinanay sila ng Diyos. Nakaranas sila ng maraming mga kahirapan at pagdurusa hanggang sa makapasok sa lupain ng Kanaan. At tinanggap nila ang pagpapala ng Diyos nang masakop nilang lupain. Ang resulta ay ang maluwalhating gantimpala ng Diyos. At dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kapag dumating ang Panginoon, may gantimpala siya na gustong ibigay sa atin. Hindi ito gantimpala na gaya ng pera o sertipiko. Sa panahon ng Roma, kapag nanalo ka sa paligsahan, tatanggap ka ng koronang laurel na mabilis malanta. Kaya sa Corinto chapter 9, nasusulat na ang koronang tatanggapin natin ay hindi koronang nasisira at ang parangal na ibibigay ng Panginoon ay walang hanggang karangalan. Magkakapareho ang tinanggap nating kaligtasan. Tinanggap natin ito sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Walang pagkakaiba. Sa Roma 3:23, ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa lahat ng mga sumasampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Magkakapareho ang tinanggap nating katubusan, kaligtasan at pag-aaring ganap. Walang pagkakaiba. Natanggap natin ito bilang biyaya. Ngunit ang gantimpala na matatanggap natin sa ikalawang pagdating ng Panginoon ay bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Magkakaibang gantimpala ng bawat isa ayon sa kung paano tayo namuhay para sa Panginoon pagkatapos maligtas. Sa Lucas 19, ang isang maharlikang tao
ay nagbigay ng tigi-isang mina sa kanyang mga alipin. Ang isang alipin ay nagsabi, "Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 10 mina pa." At sinabi niya sa kanya, "Magaling, mabuting alipin. Sapagkat naging tapat ka sa kakaunti, mamamahala ka sa 10 lunsod. Dumating ang ikalawa na nagsasabi, "Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 5 mina. Sinabi niya sa kanya, "Ikaw ay mamamahala ng 5 lunsod. Ibig sabihin nito, gagantihan niya sila ayon sa kanilang ginawa. Gayunpaman, mayroong isang alipin na itinago ang mina sa panyo at dinala ito. Nakabalot sa panyo, dinala niya. "Ikaw na masamang alipin." Tumanggap siya ng nakakatakot na pagsaway. Kaya ang kaligtasan ay magkakapareho. Ngunit nagkakaiba ang pamumuhay pagkatapos maligtas. Magkakaiba ang pamumuhay. Ang ilan ay gaya ni na Pablo at Pedro na isinasakripisyo ang kanilang buhay alang-alang sa Ebanghelyo. Ang ilan naman ay nakahilata lang. Iniisip nilang tinanggap na nila ang kaligtasan at walang hanggang katubusan. Kaya akala nila ay pwede na silang magliwaliw sa mundo gamit ang kanilang katawan. Hindi ko alam kung ligtas na ba talaga sila o hindi, kasi hindi sila dapat ganito. Ang Panginoon ay ipinako sa krus upang iligtas tayo. Siya ay nagdusa, ipinahiya at nagdanak ng dugo upang iligtas tayo. Pero mamumuhay ka ayon sa gusto mo? Kung iisipin natin ang biyaya na tinanggap natin, hindi natin ito masusuklian kahit na mamatay pa tayo ng 100 beses. Kahit na hindi natin kayang mamatay ng 100 beses, kailangan nating mabuhay para sa Panginoon kahit na 1 beses. Kung gusto mong magkaroon ng maginhawang pamumuhay sa mundo, yan ay pamumuhay na walang halaga. Yan ay hindi mabuting pamumuhay. Yan ay 1 sumpa. Kung mabubuhay ang mga Kristiyano para sa mga pisikal na bagay ng mundo, ang buhay na ito ay isinumpa at walang halaga. Ang mga Kristiyano ay dapat na mabuhay para sa Panginoon. Kapag ang mga Kristiyano ay nagdurusa at inuusig dahil sa Panginoon, ito ang pinakamabuti. Sa 2 Timoteo chapter 2, kung tayo namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo magtiis, maghahari din naman tayong kasama niya. Ang mga nagdurusa para sa Panginoon ay tatanggap ng malaking gantimpala. Pero kung mamumuhay ka na gaya ng makamundong tao, hindi ito tama. Maiksi na lang ang natitira nating buhay. Nabubuhay tayo sa kasalukuyan para sa mga walang hanggang bagay. Para sa walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi tayo nabubuhay para sa pansamantalang kasiyahan. Nabubuhay tayo para sa walang hanggang kaluwalhatian. Gaya ng sinasabi sa Roma 8:18, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat ihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. At sa Roma 8:17, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang luwalhatiin naman tayong kasama niya. Kaya ayon sa kung paano ka nabuhay para sa Panginoon, gagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Gagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Gagantihan ang bawat isa. Walang group reward. Ang group reward ay hindi patas. Sa iglesia, ang ibang tao ay nabubuhay ng masigasig para sa Panginoon. Labi silang nagsasakripisyo para sa Ebanghelyo. Hanggang sa kamatayan, hindi nila ipinagkakait ang kanilang buhay, di ba? Mayroon namang ilan na nakahilata lang. Ah, kahit na hindi ako gumawa, may ibang gagawa niyan. Pareho pa rin kaya ang pag-iisip mo kapag nakatayo ka na sa harapan ng Panginoon? Magsisisi ka, sapagkat namuhay ka sa isang duwag na pamumuhay. Napakarami mong panghihinayangan. Oras na upang gumising.
binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon. Pagdating ng Panginoon, gagantihan niya ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Sa 2 Korinto chapter 5 verse 10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo, ihahayag kung paano tayo namuhay pagkatapos maligtas. Upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Ngayon, pagkatapos maligtas, paano ka namumuhay? Ikaw ba ay namumuhay lamang para sa iyong katawan na isang araw ay mamamatay at mabubulok din naman? O ikaw ba ay matapang na namumuhay para sa kalooban ng Panginoon, para sa Ebanghelyo, na may pusong nasisiyahan kahit na ano man ang paghihirap, kapigatian, o maranasan man ang kamatayan ng katawan? Kung ang isang sundalong lulusob sa kaaway ay takot mamatay, hindi siya pwedeng makipagdigma. Siya ay kailangang pumunta sa digmaan na may pag-iisip na nakahandang mamatay para sa kapakanan ng kanyang bansa. Kung tayo ay mabubuhay para sa Panginoon at mamamatay para sa Panginoon, para sa walang hanggang kaharian at kaluwalhatian ng Diyos lamang, yun ang pinakamabuti. Kung ang iniisip natin ay kung paano natin may sasakripisyo ang ating oras, pera, lakas, kabataan, kalusugan at kaligayahan para sa Panginoon, hindi ba tayo matapang na tao? Kailangan nating magkaroon ng ganoong katapangan upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Dito, ang mabuti ay ang mabuhay para sa kalooban ng Diyos, at ang masama ay ang mabuhay para sa laman. Ang mabuti ay ang mabuhay lamang para sa Panginoon, at ang masama ay ang mabuhay lamang para sa sarili. Ang mabuti at masama na tinutukoy dito ay iba sa mabuti at masama ng mga tao sa mundo. Kaya sa pagdating ng Panginoon, dapat nating malaman na mayroong paghuhukom ang mga Kristiyano para sa gantimpalag. At ang mga hindi naligtas ay tatanggap ng kakilakilabot na paghuhukom mula sa Diyos. Sinabi ng mga Hudyong tumanggi kay Kristo, pananagutan namin at ang aming mga anak ang kanyang dugo. At 37 years pagkatapos ipako si Jesus, pinalibutan ni General Titus ang Jerusalem. Winasak ang lungsod at walang awang pinatay ang 1.1 million na mga Hudyo. Sinaksak nila ang mga babaeng nagdadalang tao. Kinuha ang sanggol at ibinalibag sa lupa upang mamatay. Ang puot at paghuhukom ng Diyos ay itinutok sa mga Israelita. Ang kasalanan ng pagtanggi kay Kristo ay hindi kaawaan ng pag-ibig ng Diyos. Sinasabi ng mga Seventh-day Adventist at Jehovah's Witness na wala raw impyerno. Bakit? Kasi sinasabi nilang wala daw impyerno kasi ang Diyos daw ay pag-ibig. Subalit mas maraming beses binanggit sa Biblia ang impyerno kaysa langit. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin, kung saan ang kanilang uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Bawat isa'y aasinan ng apoy. Sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Ang usok ng hirap nila ay pailan lang magpakailanman. Mayroong napakaraming kakilakilabot na salita na gaya nito ang nakasulat. Nagsinungaling ba si Jesus upang takutin ang mga tao? Hindi. Si Jesus ang nagsalita ng pinakamarami tungkol sa impyerno. Dapat malaman ng mga tao na ang Diyos ay nakakatakot. Sinasabi nila, balang araw maliligtas din ako. Hindi ba sila ligtas? Mga kapatid, mayroon bang sino man dito na hindi pa nakakasigurado sa kaligtasan? Kailangan ninyong maligtas kaagad. Dapat ninyong suriin kung ang pananampalatayang mayroon kayo ay ang pananampalatayang tinatanggap ng Diyos. Sa 2 Korinto chapter 13 verse 5, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Sakaling dumating ang Panginoon ngayon,
dapat ay nakahanda kang sumalubong sa Kanya na may matatag na pananampalataya. Natutunan natin mula sa mensahe noong nakaraang linggo sa Unang Juan chapter 3 verse 2 at 3, tayo ay magiging kagaya ng Panginoon sa araw ng Kanyang pagdating. Ang katawang ito ay babaguhin tungo sa isang maluwalhating katawan na gaya ng sa Panginoon. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Ang mga makakakita sa Panginoon na darating sa isang maluwalhating anyo ay haharap lamang sa Panginoon kapag sila ay nabago na tungo sa isang maluwalhating katawan. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanilang sarili ay naglilinis sa kanilang sarili. Gaya naman niyang malinis. Hinihintay natin ang araw na iyon na may maluwalhating pag-asa na magiging katulad niya. Ano ang hinihintay ng uod na pumapasok sa kukun? Hinihintay nito ang araw na siya ay magbabago bilang isang paru-paro at lilipad. Kaya ng mga paru-paro na lumipad hanggang sa kabilang dagat. Nang mapanood ko ito, naisip ko ang anyo ng mga ligtas na Kristiyano sa pagdating ng Panginoon. Ang mga namatay ay muling mabubuhay at ang mga nabubuhay ay babaguhin upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Kung paano ang napaka nakakapandiring uod ay naghihintay na maging isang magandang paru-paro at lilipad papalayo, tayo ay naghihintay na mabago tungo sa maluwalhating katawan sa pagdating ng Panginoon. Yan ang pinaka-inaasam natin. At hindi lamang pag-asa mayroon tayo, kundi naglilinis din sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Tingnan natin sa Ikalawang Korinto chapter 7 verse 1. Ikalawang Korinto chapter 7 verse 1. Ikalawang Korinto chapter 7 verse 1. Basahin natin ng sabay-sabay. Mga minamahal, yamang taglay natin ang pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at spirito na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, ang pangako na magiging kagaya ng Panginoon. Natanggap natin ang gayong pangako. Sa pagkatakot sa Diyos, anong dapat nating katakutan? Sa halip na matakot na mapunta sa impyerno, dapat tayong matakot na ang puso natin ay madungisan ng kasalanan ng sanlibutan. Matakot na mamuhay ng hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Dapat tayong maging mas banal pa. Bago tayo naligtas, tayo ay mga miserableng makasalanan na nakatadhana sa impyerno. Marumi at kasuklam-suklam. Tayo ay makaaway ng Diyos dahil sa ating masasamang gawa. Ngunit pagkatapos maligtas, dapat tayong maging katulad ng Panginoon. Malinis at banal gaya ng Panginoon. Ibig sabihin, sa panloob na pagkatao. Ang ating puso, pag-iisip at buhay ay kailangang maging gaya ng sa Panginoon. Na ginagawang sakdal ang kabanalan. Dapat ay mas matakot tayo sa kasalanan kaysa mga makamandag na ahas. Sa lumang tipan, inilararawan ang ketong bilang kasalanan. Ang mga ketongen ay sumisigaw sa kanilang sarili, "Marumi, marumi, huwag kayong lumapit sa akin." Sila ay maninirahang mag-isa sa labas ng kampo o kasama ang iba pang mga ketongen hanggang sa sila ay mamatay. Isinusumpa nila ang kanilang sarili, "Marumi, marumi." Ngayon, iniligtas na tayo ng Panginoon at ginawa tayong sakdal upang tayo ay mabuhay na malinis at banal gaya ng Panginoon. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo upang linisin tayo. Siya ay namatay sa krus sa halip na tayo at nagdanak ng kanyang dugo. Kaya magpapatuloy pa rin ba kayo sa kasalanan?
Dapat nating linisin ang ating sarili gaya ng sa Panginoon na malinis. Kailangan nating patuloy na gawing sakdal ang kabanalan gaya ng sa Panginoon na higit at higit pa. Upang linisin ang ating laman, kailangan nating lumayo mula sa marurumi at masasamang pag-iisip. Huwag lumapit sa maruming bagay, hindi gumawa ng maruming gawa o magsalita ng masasamang salita. Dapat nating linisin ang ating sarili. Subalit paano naman ang ating espiritu? Ang salita ng Diyos ang naglilinis sa ating espiritu. Sinabi ni Jesus sa mga mapagkunwaring Hudyo, linisin mo muna ang loob ng kopa at ng pinggan upang lumilis din naman ang labas nito. Kapag nalinis ang ating espiritu, magiging malinis din ang ating puso. At kapag malinis ang ating puso, ang ating buhay ay magiging malinis. Kung gayon, paano natin dilinisin ang ating puso? Sa Efeso chapter 5 verse 26, upang kanyang pabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Dapat nating linisin ang ating sarili sa araw-araw gaya ng pagpapaligo natin sa ating katawan araw-araw. Natural lamang sa atin na maligo araw-araw. Paano naman ang ating puso at pamumuhay? Hindi natin ito malilinisan sa pamamagitan ng tubig at sabon, kundi sa pamamagitan ng salita. Pabanalin mo sila sa katotohanan ng salita mo ay katotohanan sa pamamagitan ng salita ng Ama. Kaya ang kailangan nating gawin ay ang magbasa, makinig, magsaulo at sumunod sa Biblia. Sa gayon tayo malilinis sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Paano tayo malilinis kung walang salita ng Diyos? Isipin niyo, kung walang tubig, anong mangyayari? Subalit kung tayo hindi magbabasa ng Biblia o makikinig sa salita ng Diyos at manunood lang ng TV na tatawa, sasabihin nyo wala kayong panahon para magbasa ng Biblia, napakagaling magsinungaling. Paano kayo malilinis kung mamumuhay kayo sa ganyang paraan? Dapat tayo magbasa ng Biblia pagkabangon sa umaga. Isipin ang Biblia sa lahat ng oras at pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kailangan nating suriin ang ating pamumuhay kung mayroon bang mali sa buhay natin at ayusin ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi mo dapat gawin ng paulit-ulit ang iyong mga maling ginagawa. Iingatan mo ba ang mga ito na gaya ng kayamanan? Kung nasa iyo pa rin ito, paano ka magiging malinis? Linisin natin ang ating sarili mula sa bawat karumihan ng laman at spirito. Kailangan nating patuloy na subukang gawing sakdal sa kabanalan ng ating sarili. Huwag kayong magsasalita ng marurumi o masasamang salita. Kapag may narinig kang maruming salita, umuwi ka at linisan mo ang iyong tainga. Salip na gawin ang gaya sa iyong narinig. Ang ating puso at buhay ay dapat na patuloy na maging sakdal. Tingnan natin sa ikalawang Pedro, chapter 3. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 11 hanggang 13. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 11 to 13. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito, ano ngang uri ng pagkatawang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katuwiran ay nananahan. Sa ikalawang pagdating ng Panginoon, ang lahat ng mga sangkap ay masusunog. Ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Wawasakin ng Diyos ang sanlibutan na tinitirahan natin ngayon.
Kaya ano ngang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo? Ano bang uri ng pagkatao ang nararapat sa mga ligtas na taong pupunta sa langit? Sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos. Ang ibig sabihin ng banal ay nakabukod sa mga maruming bagay. Sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos. Ang pagiging makadiyos ay ang saloobin ng paglilingkod sa Diyos. Ang saloobin na palaging maglingkod sa Diyos. Makikinig ba ang Diyos sa iyong panalangin kung mayroon kang kasalanan? Kung marami kang masasamang gawa sa harapan ng Diyos? Malinaw na sinabi ng Diyos na hindi siya makikinig sa ating mga panalangin kapag may mga nakaharang na kasalanan sa pagitan natin at ng Diyos. Kung mananalangin ka na may kasalanan, hindi ito wasto sa harapan ng Diyos. Sasabihin niya, "Teka, ayusin mo muna yan." Ipagpalagay nating may nagawa kang malaking kasalanan sa isang tao. Kung kakausapin mo siya tungkol sa ibang bagay na para bang walang nangyari sa inyong dalawa, ang taong iyon ay magsasabi sa iyo, "Ayusin mo muna ang kasalanan mo sa akin. Anong gagawin mo para maayos ito?" May kasalanang nakaharang sa pagitan natin at ng Diyos. Kailangan muna natin itong lutasin ng paisa-isa. Dapat natin siyang paglingkuran. Gaya ng sinasabi sa Biblia sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos. Ang dalisay na pagiging makadiyos na walang karumihan sa harap ng Diyos ay ang panatilihin ng sarili na hindi nadungisa ng sanlibutan. Ito ay nakasulat sa Santiago chapter 1. Dapat nating ingatan ang ating sarili mula sa sanlibutan at ingatan ang ating sarili na malinis. Kailangan nating panatilihin ang ating sarili na hindi nadungisan mula sa masama at mapangulan niyang lahing ito. At pagiging makadiyos na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos. Sinasabi dito na pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, hinihintay at pinagmamadali araw at gabi. Weird looking clouds in the far sky make me to expect our Lord is coming that way. With my head up, my heart is looking far, far away. Kailangan nating mabuhay araw-araw na naghihintay sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok. Ang buong mundo ay maglalaho. Sinabi ni Jesus, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ayon sa Hebreo chapter 1, ang langit at lupa na nilikha ng Diyos ay malulumang gaya ng kasuotan. Gaya ng isang balabal, sila'y iyong inululun. Nakasulat sa Apokalipsis chapter 21 verse 1, kung ano ang mangyayari sa unang langit at unang lupa na tinitirahan natin ngayon. Ang unang langit at lupa ay lumipas na. Oo, ang mundong ito ay malapit nang mawala. Ito ay pansamantala lamang. Ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ayon sa mga siyentipiko, matutunaw sa init ang mga sangkap. Ang lahat ng bagay na ating kailangan sa mundong ito ay matutunaw. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa. Ayon sa kanyang pangako, ang mundong ito ay puno ng kasalanan. Sa bagong langit at bagong lupa, wala ng mga pagluha, wala ng pagdadalamhati, wala ng kirot, wala ng mga tusong manggagancho. Doon ang katuwiran ay naninirahan. Ang katuwiran at kabanalan ng Diyos ay naninirahan magpakailanman. Inaasam natin itong maganda at walang hanggang lugar. Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katuwiran ay naninirahan. Hindi ito pantasya. Ito ay hindi isang walang kabuluhang panaginip. Sa pagdating ng Panginoon, mangyayari talaga ito sa araw na iyon. Gaano man kaganda at kaayos ang mundong ito, ito ay hindi maihahan tulad sa langit. May nakita akong maliit na gagamba sa banyo kahapon. Ito ay
Ito na marahil ang pinakamaliit sa magagamba. Puti ang sahig ng banyo kaya kitang-kita siya. Pinagmasdan ko ng matagal-tagal, napakabilis. Pumunta doon, bumalik ulit. Umakyat at bumaba at bumalik ulit. Sinubukan kong patayin pero hinayaan ko na lang. Nang makita ko ang gagambang iyon, parang katulad ng buhay nating mga tao. Isang maliit na bagay. Kung hihipan mo, maglalaho ito. Mga kapatid, ang mundong ito ay walang anuman. Kapag tayo ay pumunta sa langit, tayo ay magiging katulad ng Diyos. Tayo ay magiging mas maluwalhati pa kaysa mga anghel. Hindi ba't iniligtas tayo ng Diyos upang ibigay sa atin ang mga makalangit na kaharian? Ngunit bakit tila ba wala sa atin ang gayong pag-asa? Nabubuhay tayo na gaya ng mga makasalanang makamundong tao. Siyempre, gaya ng mga tao sa mundo, kailangan nating magtrabaho. Kailangan nating magsumikap sa buhay. Subalit, iba ang layunin natin sa buhay. Dapat tayo magkaroon ng banal at makadiyos na pamumuhay. Kailangan nating magkaroon ng puso na lagi naglilingkod sa Diyos, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Panginoon. Na hinihintay ang bagong langit at ang bagong lupa kung saan ang katuwiran ay naninirahan. Tingnan natin sa 2 Pedro chapter 3 verse 14. Kaya mga minamahal, yamang kayo naghihintay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo naghihintay sa mga bagay na ito. Inaabangan natin ang araw ng pagdating ng Panginoon. Ang maluwalhating araw, di ba? Na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Bago tayo naligtas, tayo ay puno ng dungis. Marumi tayo. Ngunit sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, nilinis niya tayo at pinabanal. At ngayon, pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan. Dapat pagsikapan nating maging malinis. Kailangan nating linisin ang ating sarili. Kaya pakiusap, linisin ninyo ang inyong mga sarili. Huwag mag-isip ng masasamang bagay. Putulin ang anumang bagay na hindi karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. Ang Diablo ay nagdadala ng magagandang bagay at sinasabing, kung babaluktutin mo ng kaunti ang iyong konsensya, may mapapakinabangan ka. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Satanas, umalis ka. Sa 2 Corinto chapter 11, sinabi ni Pablo, ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibugho sapagkat kayo itinakda akong mapangasawa ng isang lalaki na kayo maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na berhen. Ngunit ako'y natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katosuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadilisayan kay Kristo. Ang Diablo ay hindi tumatakas sa mga ligtas na tao. Hindi maagaw ng Diablo ang ating kaligtasan. Ngunit sa bawat pagkakataon, sinisikap ng Diablo na pabagsakin ang ating pananampalataya. Sinisikap niyang mabigo tayo sa ating buhay pananampalataya. Kung hindi malinis ang isang taong ligtas, may liligtas ba niya ang kaluluwa ng ibang tao? Maaari bang makapaglingkod sa Panginoon ang mga Kristiyano na hindi malinis?
Kung ang isang tao ay mayroong maruming kamay, hahawakan ng pagkain gamit ang maruming kamay at sasabihin kainin mo ito, kakainin mo ba ito? Marahil ay sasabihin mo sa kanya na ibigay mo ito sa aso. Kung mag-aalay ka ng kahit na ano sa Diyos na may maruming puso at maruming gawa, sa tingin mo ba ay matutuwa siya? Dapat tayo maging malinis upang makapaglingkod sa Panginoon. Linisin ang ating puso at pamumuhay sa araw-araw. Bakit patuloy tayo nag-aaral ng Biblia? Sa patuloy nating pag-aaral ng Biblia, nalilinis ang ating budhi at ang ating mga puso at buhay ay naibubukod at nalilinis. Ang mga hindi nag-aaral ng Biblia ay hindi maaari nga maging malinis, silang hindi nag-aaral ng Biblia. Sa gitna ng panalangin, patuloy na ipinapaalala sa atin ng Diyos ang ating mga karumihan at hinahayaan tayong ituwid ito. Ang ilan ay hindi nananalangin, hindi nagbabasa ng Biblia at namumuhay sa kanilang sariling paraan. Pagkatapos ay pupunta sa iglesia at makikinig sa linggo na para bang nakikinig sila sa Diyos. Mabuting mamuhay ayon sa salita pero ayaw kong gawin ito. Nagpapatawa ka ba sa Diyos? Namumuhay ka sa sarili mong paraan at nagsisinungaling ka sa pag-awit ng mga himno? Alam mo ba kung ano ang himno ng kasinungalingan? May nagsabi na ang mga taong naniniwala kay Jesus ay mas nagsisinungaling kapag linggo. Umaawit sila ng mga himno, ngunit ang lahat ng mga ito ay kasinungalingan. If ever I love thee, tapos sasabihin ng Panginoon, kailan mo ba ako minahal ng higit sa dati? Mahal nila ang pera, mahal nila ang sarili. Pagkatapos kakanta, there's no thirsting for the things of the world. Tumigil ka, sasabihin ng Diyos. Kailan mo tinalikuran ang mga bagay ng sanlibutan? Ang pagnanasa mo sa mundo ay abot hanggang nalamunan. Kailan mo ito tinalikuran? Matagal nang nawala, ang galing mo namang magsinungaling. Maging ang mga panalangin ay kasinungalingan. Kung makikinig ka sa kanyang panalangin, napakagaling. Ngunit papakinggan ba ito ng Diyos? Sa tunay na masunuring puso ka, manalangin. Panginoon, bigyan mo po ako ng malinis na puso. Tulungan mo po akong madaig ang kasalanan ito. Hayaan po ninyong madaig ko ang tukso. Tulungan mo po akong mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. At sa ating kahinaan, kung tayo ay taimtim na mananalangin sa tulong ng Diyos, tutulungan niya tayo sa ating kahinaan. Ngunit wala tayong ganitong hangarin. Ano ba ang mali sa akin? Hindi natin makikita ang mali natin kapag mapurol ang konsensya natin. Tayo magiging walang iya. Tingnan natin sa Colossians chapter 1. Colossians chapter 1. Colossians chapter 1. Verse 21 at 22. At kayo na nang dati ay hiwalay at makaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa, ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Noong una ay malayo tayo sa Diyos dahil sa kasalanan at tayo ay mga kaaway ng Diyos, di ba? Ngunit ngayon ay pinakipagkasundo niya tayo ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus doon sa krus, natigil ang alitan at tayo ay pinakipagkasundo sa Diyos. At upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Ang ibig sabihin ng tayo ligtas ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng krus. At pagkatapos na tayo ay maligtas, gusto niyang ihandog tayo sa Diyos na banal at walang dungis. Ito ang layunin ng kaligtasan. Kaya dapat tayong mamuhay ayon sa layunin ng kaligtasan. Sa henerasyon ngayon, ang mga magulang ay masyadong nahihirapan. Ang mga bata kasi ngayon ay iba na sa mga bata noon. Dahil sa ang lahat ng makikita sa paligid ay kasalanan, ginagaya ng mga bata ang ginagawa ng mga matatanda.
tulad ng mga games na wala naman noon. Napanood nyo ba ang balita kahapon? Mayroong isang tiyahin na nagpalaki sa kanyang naulilang pamangkin. Hindi siya nag-asawa para mapag-aral siya. Sinikap niyang palakihin siya ng maayos. Ngunit ang batang yon ay na-addict sa games. Na-addict sa games. Hindi ko alam ang game na iyon kasi hindi naman ako naglalaro. Ngunit pinatay ng batang ito ang kanyang tiyahin dahil hindi siya pinayagang maglaro. Nakakakilabot. Pero dahil masyado pa siyang bata, wala raw paraan upang siya ay parusahan. Mahirap magpalaki ng bata sa panahong ito, hindi ba? Kaya mga magulang, dapat kayong labis na manalangin. Kailangan nyo silang palakihin ng maayos kasama ang salita ng Diyos mula sa murang edad. Ang mga magulang ay dapat magkaroon ng magandang buhay Kristiyano. Mga magulang muna, kung hindi ninyo aayusin ang inyong buhay Kristiyano, kung sasawin nyo ang inyong mga anak, sasabihin nila sa kanilang puso, ayusin nyo muna ang sarili nyo. Mga mag-asawa, huwag na huwag kayong mag-aaway sa harapan ng inyong anak. Ang takot na natanggap ng bata ay mananatili sa mahabang panahon. Sabi ng ilang bata, hindi na ako mag-aasawa. Sa tuwing nakikita ko ang aking mga magulang, palagi sila nag-aaway. Kaya natatakot akong maging katulad nila. Kaya hindi na ako mag-aasawa. Nagiging baluktot na ang pag-iisip ng mga bata. Kaya hindi na sila nakikinig sa sinasabi ng matatanda. Napakahirap na pag ganito. Kaya ano ba ang dapat nating isipin kapag ang mga bata ay hindi nakikinig sa atin at labis na nagpapahirap sa ating puso? Dapat nating isipin kung kumikilos ba tayo ng kapareho sa harapan ng Diyos, katulad ng mga bata. Kailangan kong basahin ang ilan pang talata sa Biblia. Tingnan natin sa Unang Tesalonika, chapter 5. Unang Tesalonika, chapter 5. Verse 23 at 24. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong spirito at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman ito. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan. Sa verse na ito, ang tinutukoy na kayo ay ang lahat ng mga Kristiyano. At ang inyong spirito at kaluluwa at katawan. Ang ating spirito ay dapat na lumago at mapabanal sa pamamagitan ng salita. Dapat na tumulad sa Panginoon. At ang kaluluwa ay ang ating pag-iisip at pagkatapos ay katawan. At ang inyong spirito at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat tayong manatiling walang kapintasan hanggang sa huli. Dapat nating ingatan ang ating sarili. Tapat ang sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman ito. Ang Panginoon ang gagawa nito. Sinisikap ng mga magulang na palakihin ang kanilang mga anak na malinis at walang kapintasan. Binibihisan at pinapaliguan ng mga magulang ang kanilang mga anak. Alam mo ba kung gaano kahirap ang ginagawa ng Panginoon upang gawin tayong malinis, banal at walang kapintasan? Sinasabi ng Biblia na ginagawa yan ng Panginoon. Ngunit paano kung hindi tayo sumusunod? Sinisikap ng mga magulang na palakihin ng maayos ang kanilang mga anak upang maging mabuti at malinis. Ngunit kung hindi makikinig ang bata, wala nang paraan upang matulungan sila. Ginagawa rin tayo ng Diyos na malinis at banal. Tapat ang sa inyo'y tumatawag.
Tumawag, ibig sabihin iniligtas tayo. At siya, natapat. Kaya, gagawa rin naman ito. Dapat tayong sumunod habang ginagawa tayo ng Panginoon na malinis at banal. Dapat tayong magsumikap na tumayo sa harapan niya na walang kahihiyan sa kanyang pagdating. When the Lord will descend at night or during the day, I do not know where I will meet the Lord. Hanggang sa dumating ang Panginoon, kailangan nating tumayo ng matatag upang huwag tayong mapahiya. Huwag pumunta sa lugar kung saan ka nagkakasala. Huwag kayong gumawa ng mali. Putulin ang mga maling kaibigan. Huwag kumain o uminom ng anumang bagay na ayaw ng Diyos. Pakiusap, mahirap ba ito? Kung mayroon tayong masamang kaugalian na ginagawa ng paminsan-minsan, magiging malala ito kinalaunan. Mayroong isang kasabihan, ang nagnanakaw ng pin ay magnanakaw ng baka. Kung pababayaan natin ang kahit na maliit na kasalanan, dudungisan ng Diablo ang ating pagkatao at sisirain ang ating buhay Kristiyano. Dapat ay huwag nating pahintulutan ang kahit na maliit na kasalanan, kundi mamuhay tayo ng malinis at maayos. At pagkatapos, ang Panginoon ay tutulong sa atin. Kahit na iniisip mong gagana ang isang bagay, kung ito ay ayon sa iyong sariling paraan, hindi ito gagana. Kung ikaw ay namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, kahit na ikaw ay magdusa at hamakin sa sandibutan, tutulungan ka ng Panginoon. Kailangan nating hintayin ang tulong ng Panginoon. Kung susubukan nating gumawa sa sariling paraan, hindi ito mangyayari. Kung ipagkakatiwala natin sa Panginoon na nagsasabing, mabubuhay ako ayon sa iyong kalooban, mabuhay man o mamatay, gagawin ko ang nais ng Panginoon. Kung ganoon, ay iingatan niya tayo. Dapat nating panatilihing malinis ang ating sarili upang makatayo tayo sa harap ng Panginoon na walang pinagsisisihan. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, Panginoon na nagligtas sa amin sa mga huling araw na itinakda ng Diyos, kahit na ang mundo ay puno ng kasalanan at kasamaan, ngunit nagpapasalamat kami sa biyaya na nagpapanatili sa aming banal, nangangalaga at gumagabay sa amin hanggang sa makapasok kami sa banal na kaharian ng Diyos. Nais namin sa aming puso at buhay na maging malinis at banal araw-araw. Kung paano ang Panginoon ay malinis, kung paano ang Diyos ay banal, nais naming maging banal sa lahat ng paraan ng aming pamumuhay. Pagtibayin nawa kami sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at ng inyong makapangyarihang kamay, at matnubayan nawa ng Panginoon upang huwag kaming tuksohin ng anumang kasalanan. Naway pamunuan at gabayan kami ng Panginoon upang walang sino man sa amin ang mapahamak. Umaasa lamang kami sa Panginoon sa lahat ng bagay. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.